Totoo ba talaga na Diyos si Jesu Kristo? Naniniwala ba kayo na may tao na naging Diyos? Sa video na ito, susubukan kong ipapaliwanag sa inyo ang kompletong sagot sa tanong na ito ayon sa Biblia at mga referensya. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe. Paniniwala ng Simbahang Katoliko sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo. Ang paniniwala ng Simbahang Katoliko na si Jesu Kristo ay Diyos ay nakabatay sa maraming aspeto ng Biblia at sa mga doktrina na umuspong mula sa mga katuruan ng mga ama ng simbahan at mga konseho ng simbahan. Ang pagka-Diyos ni Jesu Kristo ay isa sa mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo at ito'y napakahalaga sa pananampalatayang Katoliko. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit naniniwala ang Simbahang Katoliko sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo ayon sa Biblia at mga referensya. 1. Mga patotoo sa bagong tipan. A. Ebanghelyo ni Juan ang. Ebanghelyo ni Juan ay isa sa mga pangunahing teksto na nagbibigay din sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo. Sa John 1 verse 1, mababasa, sa pasimula pa ay naroroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita o logos na tinutukoy dito ay si Jesu Kristo na nagkatawang tao. 1:14. B. Mga sulat ni Pablo. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, makikita rin ang kanyang mga pahayag ukol sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo. Halimbawa sa Colossians 2:9, sinabi niya, sapagkat sa kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. C. Ebanghelyo ni Mateo. Sa Mateo 28:8, 9:20, iniutos ni Jesu Kristo sa kanyang mga alagad na magbinyag sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ipinapakita nito ang pagka-Diyos ni Jesu Kristo bilang bahagi ng Santisima Trinidad. 2. Mga propesya sa lumang tipan. Isaiah 9:6, isa sa mga kilalang propesya sa lumang tipan na itinuturing na patungkol kay Jesu Kristo ay ang Isaiah 9:6 na nagsasaad, sapagkat ipinanganak sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay sa atin ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Mga konseho ng simbahan, mga kredong Kristiyano. Konseho ng Nicaea, 325 AD. Ang konseho ng Nicaea ang unang ecumenical na konseho ng simbahang Katoliko. Dito, itinaguyod ang kredong Nicaea na nagpatibay sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo na sinasabing siya ay Diyos mula sa Diyos, liwanag mula sa liwanag, tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos. And B, Konseho ng Chalcedon, 451 AD. Sa Konseho ng Chalcedon, higit pang pinagtibay ang dalawang kalikasan ni Jesu Kristo, ganap na Diyos at ganap na tao, na hindi magkahalo ngunit hindi rin magkahiwalay. 4. Mga ama ng simbahan. Si San Agustin, isa sa mga dakilang ama ng simbahan, ay nagpaliwanag ng pagka-Diyos ni Jesu Kristo sa kanyang mga akta tulad ng De Trinitat, kung saan inilatag niya ang theological na pag-unawa sa Trinidad at sa pagka-Diyos ni Kristo. B. San Atanasio. Si San Atanasio ay isang matibay na tagapagtanggol ng pagka-Diyos ni Kristo. Laban sa Arianismo, isang heresyang nag-angkin na si Jesu Kristo ay nilikha lamang at hindi Diyos. Ang kanyang akta, Contra Arianos, ay isang mahalagang referensya sa pagtatanggol sa pag-Diyos ni Kristo. 5. Ang pagninilay ng Simbahang Katoliko sa mga misteryo ng pananampalataya. Ang Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng mga sakramento at liturhiya ay patuloy na nagninilay sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo. Ang Eucharistia, halimbawa, ay tinuturing na tunay na katawan at dugo ni Kristo na nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos at pagnanais na makipag-isa sa kanyang bayan. Mga referensya. Ang pagka-Diyos ni Jesu Kristo ay hindi lamang teorya, ngunit isang buhay na katotohanan na naranasan at ipinahayag ng maraming santo at teologo sa loob ng kasaysayan ng Simbahang Katoliko. Ang kanilang mga akda at mga pangaral ay nagbigay linaw at patibay sa paniniwala na si Jesu Kristo ay tunay na Diyos. Maraming mga bersikulo sa Biblia ang naglaglahad at sumusuporta sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo. Narito ang ilan sa mga pangunahing talata mula sa Bagong Tipan, Ebanghelyo ni Juan. 1 Wonders 1, sa pasimula pa ay naroroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. 2:1:1, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatiyang mula sa Ama, puspos ng biyaya at katotohanan.
1:8 tigis sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Ako at ang Ama ay isa." Mga sulat ni Pablo, Colossians 1 verse 15. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at na nasa lupa, mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat ng mga bagay at sa Kanya'y nananatili ang lahat ng mga bagay. 2. Colossians 9. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kayagan ayon sa laman. Filipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Hintayin natin ang mapalalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mga sulat ni Juan. Warn. At nalalaman natin na ang anak ng Diyos ay naparito at tayo'y binigyan ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. 2:1-23. Sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang bawat nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kaniya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya ang Ama. Ebanghelyo ni Mateo 1. Narito, ang dalaga'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan nito'y tatawaging Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Si Mateo lumapit si Jesus at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, "Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan." Mga gawa ng mga apostol. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay sa inyo ng Espiritu Santo bilang tagapangasiwa upang pakanin ang iglesia ng Diyos na kanyang binili sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Ebanghelyo ni Marcos 1. Marcos 2:5, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Ngunit may ilang eskriba roon na nakaupo at nagtatanong sa kanilang sarili, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang?" Pahayag, Revelation 1, pahayag 1:8, "Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na ngayon at noong nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas." Lumang tipan. Bagamat ang pagka-Diyos ni Jesucristo ay mas malinaw na ipinahayag sa bagong tipan, may mga propesya at mga talata rin sa lumang tipan na itinuturing na patungkol sa Kanya. 1. Isaiah 9:6. "Sapagkat ipinanganak sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay sa atin ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kahangahangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat napakaliit sa libu-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isang magiging tagapamahala sa Israel, na ang mga pinagmulan ay mula noong una, mula sa walang hanggan." Ang mga talatang ito, kasama ang marami pang iba, ay nagsisilbing pundasyon sa paniniwala ng Simbahang Katoliko sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Ang kanilang pag-aaral at interpretasyon ay ginamit ng simbahan upang ipagtanggol at ipaliwanag ang doktrina ng pagka-Diyos ni Kristo sa iba't ibang konseho at katuruan sa loob ng kasaysayan ng Kristyanismo. Bukod sa Biblia, maraming iba pang referensya mula sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko at iba pang sinaunang kasulatan na nagbibigay patuo sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Narito ang ilan sa mga pangunahing referensya mula sa mga ama ng simbahan, mga konseho at mga teologo. Mga ama ng simbahan.
1. San Ignacio ng Antioquia, circa 35 to 107 AD. Sa kanyang sulat sa mga taga Efeso, sinabi ni Ignacio, "Mayroon lamang isang manggagamot na parehong laman at espiritu, nilikha at hindi nilikha, Diyos na nagkatawang tao, tunay na buhay sa kamatayan, mula kay Maria at mula sa Diyos, una sa pagdurusa at pagkatapos ay sa buhay na walang hanggan si Jesu Kristo na ating Panginoon." San Justino Martyr, circa 165 AD, sa kanyang first apology, si Justino ay nagbigay diin sa pagka-Diyos ni Kristo. Si Jesus, na sa likas na kaalaman ng kanyang Ama ay ang Logos at unang isinilang ng Diyos ay Diyos. 3. San Ireneo ng Lyons, circa 1/3 to 202 AD, sa kanyang aklat na Against Heresies, ipinagtanggol ni Ireneo ang pagka-Diyos ni Kristo laban sa mga heretikong Gnostiko at sinulat niya, "Siya, Jesus, ay tunay na Diyos at tunay na tao na mayroong tunay na laman at dugo na ipinahayag ng ating kaligtasan." San Atanasio, circa 296 to 373 AD, kilala bilang isang pangunahing tagapagtanggol ng pagka-Diyos ni Kristo laban sa Arianismo, sa kanyang akda na On the Incarnation, ipinaliwanag ni Atanasio, para lamang sa pamamagitan ng pagiging tao ng Diyos, ang tao ay maaring maging Diyos. Mga konseho ng simbahan. 1. Konseho ng Nicaea, 325 AD. Ang Credum Nicaea ay isang mahalagang dokumento na nagtibay sa pagka-Diyos ni Yesu Kristo. Sinabi nito, "Naniniwala kami sa isang Panginoong Jesu Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ipinanganak mula sa Ama bago pa ang lahat ng mga panahon, Diyos mula sa Diyos, liwanag mula sa liwanag, tunay na Diyos mula sa tunay na Diyos, ipinanganak hindi ginawa, kapantay sa Ama sa lahat ng bagay." 2. Konseho ng 51 AD, ang Credong Chalcedon ay nagpatibay sa dalawang kalikasan ni Kristo, Diyos at tao. "Sumusunod sa mga banal na Ama, lahat tayo ay nagkakaisa upang turuan ang isang anak na si Jesu Kristo na ating Panginoon, ang parehong perpekto sa pagka-Diyos at perpekto sa pagka-tao, tunay na Diyos at tunay na tao, kapantay sa Ama ayon sa pagka-Diyos." Mga teologo at apologista. 1. Origen, circa 184 to 253 AD, sa kanyang akda na On First Principles, ipinaliwanag ni Origen na si Jesus ay ang Eternal Logos, na lumikha ng lahat ng bagay at mayroong banal na kalikasan. Walang oras na siya ay hindi umiiral. Siya ang walang hanggang salita. 2. San Ambrosio, circa 342 to 397 AD, sa kanyang mga sulat at mga gawa, partikular sa De Fide, ipinaliwanag ni Ambrosio ang pagka-Diyos ni Kristo bilang bahagi ng Santissima Trinidad. "Hindi natin maaring paghiwalayin ang anak mula sa ama sapagkat ang pangalan ng anak ay kasama ng ama at ang pangalan ng ama ay kasama ng anak." Mga sinaunang simbahan at liturgiya. 1. Didache, circa 50 to 100 A. Isang sinaunang manual sa katekismo at liturhiya, ang Didache, ay nagpapakita ng pagkilala sa pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang mga panalangin at mga aral. Liturhiya ni San Basilio. Ang liturhiya ni San Basilio na ginagamit sa silanganing ortodoksong simbahan ay naglalaman ng mga panalangin at himno na nagbibigay pugay sa pagka-Diyos ni Kristo. O Panginoong Jesu Kristo, Anak ng Diyos, mahabag ka sa amin. Mga saksi sa kasaysayan. 1. Pliny the Younger, circa 61 to 113 AD, sa kanyang liham kay Emperor Trajan, sinabi ni Pliny na ang mga Kristiyano ay kumakanta ng mga himno kay Kristo na parang siya ay Diyos. Tacitus, circa 56 to 120 AD, sa kanyang akda na Annals, sinabi ni Tacitus na si Kristo, mula sa kanya nagmula ang pangalang Kristiyano, ay pinarusahan sa ilalim ni Pontius Pilato sa panahon ng paghahari ni Tiberio. Ang mga referensyang ito mula sa mga ama ng simbahan, mga konseho, mga sinaunang kasulatan at mga saksi sa kasaysayan ay nagbibigay ng matibay na ebidensya sa paniniwala ng simbahang Katoliko sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo.